So, hi guys! Na-miss nyo na ba yung channel ko? So, nag-upload ako ngayon and ngayon ay magtuturo ulit ako ng mga bagay na nagagamit ko for productivity na makakatulong sa mga projects nyo kung students kayo, kung freelancer or editor kayo or isang businessman or kahit anong uri ng tao na masyadong busy sa buhay. Yung maraming pinagkakaabalahan. So, yung video na to ay i-share ko yung mga apps na nagagamit ko or softwares for my productivity. So, simulan na nga natin to sa Notion. Yung Notion, nagamit ko siya nung last year, 2020, nung naghahanap ako sa YouTube ng pwedeng paglagyan ng mga files ko or pwedeng nagre-remind sa akin ng gagawin ko or isang app na halimbawa gusto ko 7 AM o ito yung gagawin ko. Nahanap ko siya pero hindi siya yung gusto kong hanapin. Alam niyo yun? Yung naghanap ka tapos iba yung nahanap mo. So, unexpected. So, ang hinahanap ko kasi yung app na nagno-notif sa akin or nagva-vibrate or nagre-remind ng task ko. So, ito na nga yung Notion. Pwede kang mag-upload ng mga, gaya na nakikita nyo, ng videos dito. Ang daming pwedeng gawin dito. So, click nyo lang yung templates. Ang daming pwedeng gawin as in student or pwedeng may mga plans ka or ayan, checklist. Ang galing lang kasi free lang siya kapag student ka, as in unlimited yung pag-upload mo. So, ang ginamit kong email para makasign in dito is yung university email namin, yung may yung kadalasan may @edu.ph sa dulo. Maganda siya na gamitin kasi nakakategorize mo or madali mong nakikita yung mga gusto mong hanapin. So, halimbawa, pwede mong hanapin yung, halimbawa, ayan, nandyan na agad. Kapag pinindot mo yung quick find, diba? Tapos, halimbawa, calendar. Ano yung mga gagawin mo ngayong araw? Pwede ka lang mag-add dito. Or, then type na yoga, for example. Then, this day. Then, pwede ka rin mag-comment dyan or pwede pang maglagay dito. Basta i-click nyo lang tong plus. Then, pwedeng mag-add ka ng page lang, yung parang text lang. Ganyan-ganyan lang. Or parang yoga at 7 AM. Yan, ganyan lang siya. So, pumasok. Para siyang ano rin, connected din siya sa Excel. Kung nag-Excel kayo or medyo may alam sa Excel, ano siya, tawag dito. May mga formula rin siya na parang sa Excel na pwede mong ma-convert dito yung code. So, hindi ako familiar doon pero yung pinsan ko kasi nagaganon siya. May mga formula na siyang ginagamit. So, isearch nyo lang kung interested kayo sa ganun. Parang may database na rin kayo, yung parang basta database ata yun or hindi ko maalala yung term. Then, yun yung page. For example naman, to-do list. Ayan, kakain. After yoga. Ganyan siya. Then, isa pa ulit. Pwede namang heading lang, bulleted list, number list, tagal list, quote. Pwede ka maglagay. Divider, tagahati lang. Then, link to a page. Pwede ka mag-mention ng person or page. For example, yung itong ginagawa mo ngayon, pwede mong ipakita sa isang friend mo or coworker gamit lang yung ilalagay mo yung link niya dito para ma-access niya tong ginawa mong to. Wait, share. Ayun, dito. Tapos, i-invite mo and then i-copy link mo and then i-on mo, share to web. Para ma-access niya rin to or na-edit niya rin. So, ang galing nga nung software na to kasi meron rin siya sa cellphone na. Meron din siya pero hindi ko sure kung mapapakita ko kasi
hindi ako makapag-stream na makikita yung phone ko dito sa laptop. So, ayun yung marami pa siyang pwedeng gawin. May emojis, may table, may gallery, may calendar. Ayan, pwede rin kayo maglagay ng video, yung katulad kanina. Pwede rin code, file. Ang dami pwedeng gawin. Parang natatawag niya yung isang bagay. For example, gumawa ako ng link dito sa ginagawa natin. Pwede mong matawag sa kabila dito sa mga ginawa mong templates din. Ang dami pang pwedeng gawin pero hindi na ako familiar sa iba. And hindi ko to dinip ng kutingting, yung ganun, kulikot. Then, ayun yung pwede mong gawin. So, for example, delete na natin yun. Ito, example din. Huwag nyo na pansinin yung mga content na nakikita nyo. Ayan, pwede rin kayong maglagay ng mga content or mga bagay na nandito. Tapos, lagyan nyo ng status kung finish, edit. Yung depende sa kung ano yung gagawin nyo. Kung tungkol saan yung gagawin nyo. So, ang naisip ko lang nito is YouTube content. So, ayan, naisip ko mag-status, maglagay ng kung finish na ba siya, kung dapat palang i-edit, or di pa na-shoot, something ganun. So, marami siyang template na pwede. Ito, tulad rin ito, isa pang example, yung naglagay ako dito ng title, then date na lang dito, hiniyaan ko na lang, then, ayan, naglagay nga ako ng title dito. Then, nilagyan ko dito ng tags or yung parang link niya kung saan ko siya nakuha. So, ang gagawin ko lang, kung i-click ko yon, gagana na siya. So, ano pa bang pwedeng gawin dito? For example, gawa tayo ng template. Pwede rin siyang... Ang dami pwedeng gawin dito, guys, promise. Pwedeng blog post, travel planner, habit tracker, resume, weekly agenda. Depende kung ano yung hinahanap mo, marketing, pwede rin human resources, engineering, student, design. Kaya, ayun, ang hindi ko lang maano dito is wala yung gusto ko na nagre-remind sa akin na halimbawa 7 a.m. mag-exercise ako, yung ganun. Also, credits kay Guay Saludes sa YouTube channel niya. So, nanonood ako sa kanya dati and nakasubscribe pa rin naman ako sa kanya. So, sa kanya ako nanood netong Notion, kaya ako siya nalaman. So, ayun, pwedeng example, gawa tayo ng habit tracker. Ayan, no, ang galing. Nag-running ka na, meditation, 7-hour sleep, checklist mo kung nagawa mo na yung mga bagay na gusto mong gawin. So, gawin mo lang to, use this template, then save credit, edits, save. Wait lang natin yung loading dito. Then, ayan, nandito na sa gilid. Makikita mo na yung mga ginawa mo. So, kung example naman, gusto mo siyang panibagong ganito na kopya, pwede mo lang siya duplicate. Tapos, i-edit mo lang yung mga gusto mong gawin. So, naglo-loading siya. Hintayin natin. Copy of habit tracker. Pwede mo lang siya i-edit. Halimbawa, ganito ako sa... Ganto. Ano to? Ganto. Ganto. Goals ko. Ayan. Pwede mo rin i-edit to. Maraming pwedeng gawin. For example, ayan. Oh, di ba? Emojis. Ayun. Yun na nga yung advantages ng Notion. Sana ay may naisip kayong mga ideas or opinions na magamit nyo nga siya sa personal nyong mga gagawin and projects and work. Alam kong makatulong to sa iba kasi may mga mahilig dyan magplano na hindi natutupad. Joke lang. Magplano and then mahirap din minsan sa notebook kasi gulo-gulo na or parang gusto mo naka-arrange din. So, magamit na tong Notion. Mag-sign in lang kayo dito and then i-sign in nyo yung email account nyo pang school or kung wala naman ayun lang
siguro kailangan yung magbayad or mag-premium, something like ganun. Kasi hindi ko pa natatry yung about dun. And then yung next app naman na i-share ko is yung nasa phone ko na nga. Let's go to the phone. So ayun guys, nakalipat na ako dito sa cellphone ko and punta na nga tayo sa susunod kong application na ituturo. And bago yon pala, ipakita ko na sa inyo yung Notion. Makikita nyo, ito siya sa cellphone. Ito na yung ginawa natin kanina. Medyo mabagal siya sa cellphone and naglo-loading, pero okay rin naman. So, balik na tayo sa susunod kong application na ituturo. So, ito, bago ko rin nga pala banggitin yung mga applications na gusto kong i-share, ito okay din tong note. Itong note na to, na color note na app. So, ayan, pwede ka rin mag-list ng mga bagay-bagay dito. Text, blah, blah, blah. Then, ayun, pwede ka rin kasing mag-reminder pala dito. And then, check, send, create lang dito sa plus sign na nasa baba. Pwede mo rin i-search, for example, quotes. Mahanap mo na agad yung hinahanap mo. And, malagin mo lang yung Facebook mo. And kapag nagpalit ka ng cellphone, pwede mo ulit mahanap yung mga hinahanap mo. And lahat ng nakasave mong notes dito. Mga notes na gusto mo or checklist. Yan, ganyan. So, pwede rin namang may background. Click mo lang to. Then, pwede rin ito, magda-drawing. So, ayan. Ayan yung mga kaya nitong gawin. Then, nakasave na yon. Then, next na nga nating application ay yung Habit Hub. May kita nyo siya sa Play Store. Wait lang. Pakita muna natin siya sa Play Store. So, ito siya sa Play Store. Habit Hub. So, isa siyang tracker ng habits mo. Ito siya. Habit tracker. Ayan siya. Then, kapag inopen mo, ayan yung mga pwede mong magawa. So, hindi ako naka-premium. So, 5 lang na habits yung pwede kong i-add dito. So, ayan, meron din siyang everyday. Sinet ko ng morning na meron siyang quotes. And then, ito nga yung mga ginawa ko. Ayan, bago ulit kasi yung phone ko. So, 2021 ulit. Hindi siya na-convert. Or parang hindi dito nasalin. Or na-transfer yung last kong mga ginawa. 2020. August din yun hanggang sa present. So, nag-start ulit ako sa August 2021. May kita mo kung saan ka dyan nagpe-fail. Tinan mo, hindi pa ako nakapag-exercise ngayong araw. And then, gratitude. Then, check ng emails. Ito talaga yung emails, lagi yung pumapalya eh. And then, ayan, may kita mo siya. May kita mo rin yung progress mo kasi. So, ang ganda niya. Pero hindi siya nagre-remind na ito na yung gagawin mo, ganun. Pwede mo lang siyang, ayan, pwede mong i-delete kung ano yung gusto mong i-edit dito, then reminder. Pwede pala reminder? Kaso may bayad yun eh. Alam ko may bayad yun. Ah, ayaw niya mag-continue. Wait. Pwede pala mag-reminder dito? Hindi alam ko may bayad. Ewan ko lang. Ngayon ko lang nalaman. Isang taon ko nang ginagamit. Alam ko walang reminder kasi may bayad yun eh. Ah, ito lang yung reminder ng quote. Yun lang yun. Pero kailangan ka magbayad para sa mga ibang features. So, ayan na yung app. Download nyo lang yan kung naka-Android kayo. Sa iPhone or iOS users kayo. Hindi ko alam yung tungkol dun. Kasi wala akong Apple device. So, yung next nating app
As ito na nga, nagpakita na siya. So, ito yung Tick-Tick To-Do List Planner. Itong app na to, very good din. Very good. Kasi para siyang nagre-remind na, ito yung nagre-remind na ang kulit-kulit. Na halimbawa, huwag nyo nang pansinin yung mga nakalagay dito. Halimbawa is, nag-login lang ako ng schooling. Wala pala akong nilagay doon. Fitness. Gawa-gawa ko lang pala yun. Anong oras ba natin? Anong oras ako kakanta? Bakit hindi nagpakita yung reminder? Parang nag-iba na to ah. Hindi ko na kasi ginagamit to. Kasi sobrang kulit na yung gusto mo na kulitin ka sa notifications. Pero tinagtad ka nga ng notifications. Ngayon hindi mo na siya pinapansin. Dahil maya-maya nga kasi yung reminder ko noon. Pick a date. Ayun, pick a date muna kung hanggang kailan mo siya. For example, 1:35. Okay. Etong repeat kung everyday ba siya or hindi or no repeat. Parang ganun. Hintayin natin yung 1:35 PM. We'll just wait a minute. Habang naghihintay, pwede kayo dyan mag-push up. Mag-push up muna kayo or parang jumping jacks or gusto nyo, tingnan nyo lang yung mukha ko. Kapal lang mukha eh. Ayun! Yan. Ayan yung mga bagay na lalabas. Dismiss, view, complete, snooze. So, anong gagawin mo? So, dismiss or complete mo or review mo lang. Add list pa dito and gawa ulit kayo. And then, create ng sa calendar tulad kanina. Ito lang i-click nyo nun. Then, ito kung priority. Then, hashtag lang yon. Then, ito kung saan siya kabilang itong 3 dots. Lalabas tong homework, personal money maker. Ito lang yung app na to. So, humaba na tayo doon sa part na yun. So, ayun guys, nakabalik na ako dahil nag-lag yung cellphone ko. Nirestart ko pa siya. And last na ituturo ko sa inyo ay yung addictometer nga. So, nabasa ko siya sa isang libro. Yung libro ni Jay Shetty. And then, nabanggit niya yun, yung My Fever and My Addictometer. Yung My Addictometer, yun nga siya, ito. Natatrack niya yung mga bagay na phone ka ng phone buong araw. So, siya yung tracker na binibilang niya yung ilang oras ka nag-phone ngayong araw. So, ilang beses ka ba tumingin ng chat? Chat lang nang wala namang kayong label. Mag-a-add yung mga lahat ng oras na ginamit mo yung phone mo. So, for example, ayan. Tulad ng nakikita nyo ngayon sa screen, diba? Nakikita nyo. Then, today, 6 times lang daw ako nag-open ng phone. So, kaya siya 6 times kasi pinatay ko siya ng 6 times. Ay, pinatay ko yung phone ko then 6 times ko siyang binuksan ulit para i-check yung mga kung ano-ano. So, kung pupunta tayo sa settings, wala namang masyadong ano dito. Ang kaya may set limit 20 minutes kasi ito yung kapag lumagpas ka ng 20 minutes na nag-phone ka pa rin, magre-remind siya or warning na lumagpas ka na ng 20 minutes kakagamit ng phone mo. So, ayan, napansin nyo, 1 minute 6 times. Then, try kong patayin yung phone ko. Magiging 7 times yan. So, ayun. 2 minutes na akong nag-phone. Ganun siya, nag-work. May premium din siya. So, hindi ko alam yung about sa premium. Pero siguro mas advanced pa. Meron kasi siya last year nung nagpalit na nga ako ng cellphone. Wala na yung mga data or history ng last year ko sa phone. Hindi siya na-backup dito. So, nakikita noon yung halimbawa, last week na halimbawa, October 1, nakikita pa yung history ng ilang oras ka nag-phone sa isang araw. Yung maximum ko noon, grabe, 8 hours akong nag-phone na nauubos sa social media sa kung saan-saan. Nag-fly away yung
yung oras ko, hindi ko namamalayan. So, eto, best way na gusto mong i-track yung sarili mo, kaka-phone, kung saan naubos yung oras mo. Sa isang araw din, magre-reklamo ka na saan napupunta yung mga oras mo. So, napupunta siya sa kaka-check sa chat ng jowa mo, or sa walang label yung relationship, o sa friends mo, o sa kakahintay ng reply niya. So, yun yung mga bagay na kinaubusan ng oras mo and mobile usage mo ay sobrang taas na, and magtataka ka kung saan napunta yung oras mo. Then sabihin mo, kulang pa pala yung 24 hours sa akin. So, ayun yung mga bagay na na-share ko sa inyo. And meron na akong mga bagay rin tulad ng forest. Ano ba yun? Forest? Yun, focus timer for productivity. Meron din ako nito noon. So, ano siya, magtatanim ka ng mga plants or parang nilalock yung phone mo na hindi gumamit sa particular na work, for example, or task na study time. Nilalock yung phone mo and masisira yung tinatanim mong plant kapag nag-exit ka or parang umalis ka sa app na to. So, maganda rin siya for productivity. Pero hindi ko siya natripan kasi siguro sa sobrang dami na ng apps na pwede naman. So, kaya in-uninstall ko na rin. And then, meron pang isang app eh. Hindi ko alam kung meron sa phone, pero may isa pang app, Evernote. Evernote, hindi, meron rin pala siya sa cellphone and then sa laptops or desktop. So, magagamit nyo rin siya. Para siyang Notion din daw, pero parang may bayad rin siya eh, pero hindi ko pa siya na-try, so check nyo na lang. So, ayun lang guys, tong video na to. So, feeling ko napakahaba na ng video na to kasi tinuro ko pa yung ibang basic ng mga application. So, I hope marami kayong natutunan and nakatulong ako sa video na to. And alam mo na kung saan napupunta yung time mo, 24 hours in a day. And huwag ka nang maghihintay dyan sa reply niya, ha? And sana may natutunan kayo and ma-share nyo nga to sa iba. Please do like, comment and subscribe or dislike kung wala naman kayong napulot na something. And huwag nyo akong ma-miss, ha? Bye-bye!